So ngayon naman po ang pag-uusapan natin itong ano, dahil nga importante sa Amerika yung mga states, ay pag-uusapan natin itong ano ba yung pinaglalabanan ngayon ng mga states. Ano? Kasi may balwartihan din naman dyan. Meron talagang mga states na kontrolado ng mga Republicans o mga Democrats. At kadalasan, bumabagsak talaga yung eleksyon ng Amerika sa ilang dalawa o tatlong estado na will go either Republican or Democrat. So, bakit? Kasi nga, ang daladalang mga issue both at the state level and the national level ng mga parties na to, ng Democrat o Republican, ay yung mga issues na importante sa mga botante nila. Diba? So, usually, yung mga states na kontrolado nila, they control it because the policies that they have and implementing there are actually the ones that the people in that state or in that state wants. So like for example, itong New York, itong California, itong Washington state, usually yan ay Democrat kasi yung principle ng libertarianism, yung pagiging malaya, yung social, ano, yung human rights, Democrat, ayan, at yun ang gusto nila doon sa kanilang state. Ito namang, ano, usual na, ano, na Republican, ito namang nandito sa heartland of the US, yung, ano, Dakota, yung Utah, itong, Southern Carolina, yung mga nandiyan na states, yan naman yung traditionalist. So, ang kanilang mga concerns usually is yung kanilang pagiging faith-based, yung kanilang pagiging strong traditional values ng Americans, yung mga white Americans, yun naman ay Republican. But what is different right now is you actually are seeing a unique situation wherein you actually have a lot of toss-up states or key battleground dito sa 2020 elections. Matagal na yata hindi ganito karami ang pinaglalaban ng states dahil nga dun sa sinabi natin sa ating previous video na nagbabago yung sitwasyon sa Amerika. So ngayon, we are actually seeing 11 states in play na kailangan ay tutukan ng dalawang kandidato. So for example, right now, kay Biden, ang must win ni Biden na toss-up state is Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, and Minnesota. Itong apat na to ay nakuha ni Trump nung last elections. Pero ang suma nila ngayon ay makukuha ni Biden. At pag nakuha ni Biden to, si Biden ang panalo. On the other hand, ito naman yung mga pinanalo ni Trump na ngayon ang tingin nila baka makuha ni Biden at malapit. Kaya kailangan siguraduhin ni Trump na hindi mawawala sa kanya. Ito yung Florida, North Carolina, Georgia, Arizona, Texas, Ohio, and Iowa. Usually sinasabi na who wins in Iowa is the one who will win. Pero dito may kakaibahan ngayon. Ano? Ang papanoorin natin ito sa November 3 ay basically itong Florida at Pennsylvania. Kasi ang konsepto ay kung may papanalo ni Trump ang Florida, kailangang ipanalo ni Biden ang Pennsylvania. Okay. So pwedeng matalo sa Florida si Biden, pero hindi siya pwedeng matalo sa Pennsylvania. Pag natalo siya sa Pennsylvania, panalo na si Trump. On the other hand, pag nanalo si Biden sa Florida, talo na si Trump. So parang ganun yung analysis. So, but of course, tuloy-tuloy lahat sila na kampanya dyan sa 11 na yan pupunta. At si Trump na, minsan 4-5 state ang pinupuntahan sa isang araw. Si Obama naman, tsaka si Kamala ay tumutulong kay Biden sa Pennsylvania, sa Florida. Ikot sila ng ikot dyan, Arizona, Texas, para makuha yung popular vote dyan sa mga lugar na yan for their electoral college representatives. So, yan eh, may sing ano lang. So, kung titingnan mo nga, even in a federal country, napaka-importante ng mga states. Napaka-importante na makuha mo yung suporta na mas maraming states para magtagumpay ka bilang presidente sa Amerika. So,
yan ay magandang sistema kung saan nakikita mo na nagkakaroon ng equalizing the unequal. Kasi katulad ng Ohio, ng Texas, ng Iowa, maliliit yan na state. Pero nagiging importante sila sa panahon na to, lalo na kung toss-up sila in very close fights. Diba? So, even Minnesota, dalawa, tatlo lang yata Minnesota, pero importante sila ngayon. Dahil maraming mga elements ang isang federal system na naglalagay sa mga maliliit na states in a position that they can actually exert power para ma-address yung mga pangailangan din nila dun sa kanilang lugar. Parang dito sa Pilipinas, pagka sinabi nila, pag nanalo ka sa NCR, pag nanalo mo yung maraming mga boto, eh doon ka na lang maglilingkod. Kaya nga sa Senado natin, puro taga Metro Manila, taga Luzon ang nananalo kasi dito pinakamaraming tao. Unlike in a federal setup kung saan even yung mga taga Caraga magkakaroon ng senador, even yung mga taga Davao, even yung mga taga Eastern Visayas, mga taga Bicol. Well, Bicol lagi yung senador. Kasi solid vote sila. Pero katulad ngayon, wala kang senador galing ng Cebu. Wala ka pa yan, matagal ka ng senador na walang natin Region 8 ng Samar, Leyte. So, ang Cagayan, wala rin yata ang senador ngayon, ang Cagayan Region. So, dito, makikita mo, pagka nagkaroon tayo ngayon ng federal system, papalitan mo lang yan ng mga region natin. Diba? Saan kailangan manalo si ang tumatakbong presidente? Kailangan niya manalo sa Cebu, kailangan niya manalo sa border, sa Southern Tagalog, sa Region 4B. So, ganyan ang mangyayari po sa atin. So, again, it shows us that the what is important in a federal system is that one size does not fit all. And therefore, you have to contend with a lot of, you have to consider the sentiments and the aspirations of everyone in a federal system so that you can create a strong center, a strong country. So ganyan po yung nangyayari ngayon sa na gusto din sana natin mangyari dito sa atin under a federal system. Para lahat ay may salita, may say sa ating pamamahala at governance. So muli po kung nagustuhan niyo ito, minaya na tutunan kayo dito sa ating video, ay don't forget to like, share, and comment dito po sa ating YouTube page and of course dun sa ating page sa The Wandering Federalist. Po si Wendell Tamayo and we will have another video, some other videos pagdating ng ng November 3. Naisip nga natin mag-live tayo ng November 3 so para habang nakikita natin yung resulta sa na actual. So pagkat 7 o'clock, yun ang babantayan natin. Kasi maganda sa Amerika, by 7 o'clock, dahil nagbibilangan na ngayon sa Florida, 7 p.m. sasara nila yan. Mga 7:30, alam na natin kung more or less ano ang trend at sino ang nanalo sa Florida. So kung si Biden yon, si Biden ang presidente. Kung si Trump naman yon, hihintay natin yung Pennsylvania, which will happen maybe about an hour. Pero marami pa hong issue doon. Di na siguro natin tatalakay yung mga issues sa Pennsylvania. Actually, maraming issues within the state itself in their elections right now. Na ito yung isang malaking uncertainty sa election ng sa election ng Amerika ngayon. So muli po, salamat sa oras ninyo, salamat sa inyong panonood. Sana po may natutunan kayo. Kung meron kayong gustong pag-usapan natin dito, lagyan niyo sa comment section para may schedule natin at ma-discuss natin. Sasagutin ko rin po yung mga tanong ninyo sa comment section. Para mas malinaw ang kayo dito sa pinag-uusapan natin. Not just only about federalism, about the US, but also the mga susunod nating video ay yung mga issues na kinakaharap natin, regular issues or new issues natin sa ating bansa. So maraming salamat po, mabuhay po kayo, and God bless us all.